yung tina-target nila yung hero na Ruby kasi nahirapan sila kanina and a possible pick pa rin naman for Ogwen. Pero kung titingnan mo kasi, ibe-base mo na dun sa game 2, di ba? Parang hero na ni Pandora yun eh. Parang pwede mo... So, because of this ban, ang dami pang open para kay Super Marco. Even yung pwedeng kunin ni Ogwen on the roam, mukhang grak-grak ba to? O grak nga? Sobrang brusko ng mga kinukuha ngayon ng Bren. So, eto na, yung mga pwedeng panglikod dun sa Eve. Ano naman na ng wild charge? Diretso cancel. Matik, oo. Diba? So, hindi na masyado may iniisipin kung sure ba na makakancel nila pagka nalapitan. Eto, instant na cancel agad. So, with that, naban si Balmond. Wala pa tayong hero for Akram and even SDCYZ. Ang mga ibang ginagamit ni SDCYZ is Baksha, mga tanky na heroes, pero baka pinupush din ang Bren na mag-assassin eh. Meron bang Karina na available? Pwede mag-Karina, yes. Ang tagal na natin hindi nakakita ng Karina. And same could be said para dito sa Grok. Pero gusto ko yung nabanggit mo doon, Chantel. Instant backline access for that Grok. Dahil nga, isa pa yan sa mga physical damage dealer. Pero napawaw ka talaga doon, Santi. It's the Alice and yung Barats. Alice on the XP lane. Hahawakan ko ni Kram. So ito yung sagot niya para sa Phobius. Kasi nga, mahihirapan talaga siya on the laning phase if pukuha siya ng traditional or yung usual XP laners na ginagamit. Since pag meron ka talagang dash, kayang-kaya kang i-demonic force. Same goes naman with the flowing blood. Pero eventually, at least dito ngayon, meron silang pan-sustain na makakapag-buy time. Pero a hero para dito kay, if I'm not mistaken, Super Marco, ano kaya yung last pick na sinecure nila dito? Pwede siya mag-Bruno. Ay, oo, kasi makunat. Oh, pwede siya mag-Bruno, pwede siya mag-Irithel din. Although, Irithel para hindi siya agad ma-zone dito or makuha agad. Ay, Kari! Kari, pwede din. Signature Kari ni ano, Super Marco nung nakaraan. Medyo matapang to, ha. Again, mula last seasons, ay makikita talaga natin ang Alice inside the gold lane. But this time around, it's going to be an Alice in the XP lane. Anong pwede natin ma-expect in the early game? For TNC, hindi talaga sila masyado mag-go for a teamfight. More on vision lang gagawin dito ni King Salman and Ben Things. But since Alice nga nasa may XP lane, makakita tayo na mataas na stacks from Alice kasi hindi din naman ganun ka-harmful yung Phobius early game. Pag wala pang demonic force, hindi mo pa talaga siya. Ano eh, parang medyo confident ka pang dumikit, medyo pwede ka pang pumalag-palag. Pero eventually, mamaya, yun yung magiging problema nila. On the XP lane, mabilis siyang makakapag-level 4. Pero Benteng, still, manggugulo lang siya dito. May flicker pa, so confident siya na pag na-knock-up niya with Ajit Kundo, matik makaka-out kagad. Na-agaw din niya ata yung camp na yun, pero yung mas maliit lang na version ng Lizard. Pero si SD, mukhang hindi na mauhuli pa ang purple buff. Pero sabi ni Few, ibalik mo yan sa amin. Pero mukhang makakatakas naman pala si SD. Hindi na umabot. Ang ganda timing kasi nalaman din na ng gulo yung dalawang players ng TNC kaya nag-react yung Brendon sa may side na yon. Hindi nila alam na si SDCYZ ay pumupunta pala doon sa other side of the buff. But knowing that, at wala pang buff dito si SD, sa kanila naman manggugulo ang Brent. Ay, sila naman magnanakaw. Hindi daw things? Ay, nag-aalangan ngayon ng Brent Esports. Mukhang posible grabe pa. Grabe, slow. Nahatak pabalik. Wala pang level 4 dito. SDCYZ. Gaantay siya ng kanyang Daytona's Welcome. Oh, pero no! Pinasok siya dito. First blood para kay Super Marco. An opportunity for Kyle TZ to try and secure the purple buff. Super Marco against Yasuo. Ticker gagamitin. Pero ticker din. Hindi siya namataan ni Yasuo. Pero nakakuha naman ang kill dito. Si King Salman out of view. Nako, delikado ang sitwasyon para sa Bren Esports. Pero mukhang nakatakas naman sila sa purple buff na yon. Nakapag-secure naman sila ng kakaunting kills. But then again, it is a 1-for-1. At may kalamangan instead. Then even pala, wala pang nakakalamang sa laro na to. Tsaka kay Super Marco, ang kinagandahan ngayon na ginagawa kasi na nga Bren, lagi siya sinasama as much as possible. Nakita mo kanina, doon sa may buff, nandun agad. Parang siya yung XP lane na maagang bumaba. This time around, gold lane naman yung sumasama. So, mas mabilis ang pagkuha. Pinaikot niya, no? Oo, ang ganda ng Guardian's Barrier na yun, by the way. Grabe na yung mga kaguluhan na ginagawa ng mga boss fight natin. Bentix, delikado yan! Enhanced Chain of New! Ninakaw yung Sipa! Yung Sip! Yung sumisipa, sinipa! Ayun, ang tawag doon ay binalik ang sariling ulti! Pero that's another kill for Bren Esports! Idol lang mga kids! Kitang-kita na natin kung bakit nag-idol mga kids si Few. Imagine mo, akala natin buhay na talaga si Benting sa that moment, pero nakita niya na
open pa at pwede pa makakuha ng kill. It is a secured kill, very calculated by the captain of Bren. And it was a nice call kasi hindi din naman na nag-turtle yung dalawang teams natin. Matik at TikTok malala ang nangyari doon. Ang nakikita ko ng mga edits para kay Few. And ito si Few talaga isa sa mga players na talagang yun yung mga madali sabihin na magiging parte ng mga sampung legends natin. Mas, sa atral, sa lakas, sa nadala niya para sa Pilipinas. Alam na yun, di ba? Alam na. Sa tagal niya ba naman, di ba? Yung experience, yung karangalan, and also the achievements under his name. And now, hindi pa rin talaga kumukupas. Walang kupas pa rin, di ba? Isipin mo, 10 seasons na siya dito sa MPL, pero nakikipagsabayan pa rin sa mga bagong mid laners. Nakikita natin yung gulang. At saka, imagine nyo, meron pa siyang Wave the Dragon again. So, talagang ready sila dito for crowd control, knowing na si Kyle TZ ay more on the Julian type. So, instant burst, instant pick off. Ang kanilang gustong gawin. Si grabe Marco. Si Super Marco. Oy, grabe naman yung carry na yun. Pero si Ogwen! Pwede ko to! Nakaabang, pero ngayon, nakaabang lang din yung Sipa na panggante, pero wala na ngayon si Yasuo pre. King Salman with a real world manipulation, Few? Pero andito si Few. May Sipa na naman, tapos nakafollow si Cal DZ. It's a 2-for-2! Naku, sobrang sakit ang ginagawang rotation ng Bren. At saka ginagawa ngayon ni Super Marco. Imagine, usually kasi yung carry nakikita pa natin late game na sumasakit. Alam niya na pag continuous, yung kanyang hits ay aray din naman yung kanyang lane. Hindi mo mararamdaman na may takot. Nandun si Bentings for the defense, pero alam nila na mas importante na makuha yung outer turret energy shield. At yung kalamangan na to ng gold ng Bren ay dahil napaganda ng laning ngayon ni Super Marco. Makakatakas nga ba dito si Kram? Kyle TZ forces the flicker out of Kram. Ito yung safety ng isang Alice with the blood flow. Alam naman natin na kahit mag-push yan, na medyo nakalbo na nga rin niya yung plating doon sa baba. This is good for TNC. Again, late game is key dahil Alice ang laruan nila. And for Bren right now, ang pinakamaganda for them is Ogwen is all over the place. Parang rumoronda ngayon si Master Ogwen to give vision because they have another turtle. So for TNC, hindi pa talaga advisable for them to go for a team fight kasi inaantay pa nila yung damage from Yasuo, inaantay nila yung damage from Kram, and it's not advisable for SDZYC na basta nila mag-detonas welcome. Grabe to, nag-real world manipulation agad. Kumbaga sinabi na nila, amin na to. Hindi ka na makakalapit. Binakuran na. Literal na bakod, pa-square nga lang ngayon. Yung Tori yung binakuran, sabi na amin na to. Wala nang pwedeng lumapit. Tsaka hindi talaga siya nag-hits. If ever lang na kapag ka may pumasok from Bren. For safety, para sure na merong objective. Pag may nag-attempt na dumipensa, matik, masoslow ka, mabibigyan ka ng damage. Pero isipa, mula kay Bentings, pero immune dito si Ogwen. Alam niya yung possibility na yon. Pero si Kram ngayon ang bibigyan ng dalawang miyembro. Kyle TZ together with Pandora. Demonic Force! Oh, pero hindi ata enough para makapagsustain. Ooh. Inabangan lang! Maganda dito sa rotation nila kanina. Napansin natin, nagdo-double clear yung Alice. Yep. Pumupunta sa mid lane para nga ma-secure agad yung stacks. Pero magugulat ata din si Pandora. Nakabang-abang isipa. Meron pa Daytona's welcome. Meron pang reward manipulation. Tatlong ultimates binitawan para lang mapatumba siya. At ito na ang ganti ng api. May ulti si Pandora doon pero hindi niya na-cast kasi tuloy-tuloy yung layering ng crowd control. Kaso, may kita natin for Bren ngayon, ang naging trade is nakapag-hit na naman doon sa may top lane supermarket pero wait lang, nagkasibaan. Si Bentings na naman, binawian ni Few pero si Yasuo with a flicker shotgun. Hindi maging enough pero si Few ngayon ang mga habol. Dami siya, hindi rin naman. Nakabot ako po! Count easy out of nowhere! Umabot pa yun! Hindi sapat yung damage ng shotgun! Hindi din sapat yung slow ni King Salman on that moment kasi naglatag siya ng kurtinya doon pero hindi na kurtinahan. Oo, nakita pa rin. Nakita pa rin yung mga... Kumbaga may kurtina pero see-through. Oo, see-through. Nag-kurtina ka pa! Ganun talaga! Kailangan pa rin ilagay yun. But yeah, may nakuha kill dito yung side ng Bren. Nakakuha pa sila ng Tori sa may top lane. So napakaliit na lang mapa ngayon ng side ng TNC. Where in fact, ang sinasabi natin, kailangan nila dito as much as possible na ma-stretch
yung laban at makapag-farm yung kanilang mga kakampi. But right now, yes, sa BOD. Awesome value prediction mula sa Samsung. Sagutin nyo na agad at sagutin nyo na bago matapos ang timer dahil may chance kayo manalo ng cellphone mula sa Samsung. At sisimulan na nga nun Julia ng ating third and last turtle of the game. Haabot pa kaya 8 minutes in. Kyle TZ will be securing this turtle for free. Napakalinis na ikot mula sa Bren Esports. May nag-take lang dito ng attention ng TNC sa bayban ng gitna. Tapos sabi naman dito ni Kyle TZ, sige, kayo na bahala dyan. Ako na dito sa turtle. Siya na muna kukuha ng mga ibang pwedeng kuhanin mga objectives. But for TNC, the good thing is that since may mga tanky hero sila, ang pwede na i-build dito is mostly against magic damage. So radiant armor, Athena shield, goods na. Uy, wala na sipa si Ventings, by the way, ah. Nagamit na. Oh, bang ganda siya. Wow. Inundog yung dalawang miyembro, yung dinosaur na iwan sa gitna. May sniper shot, pero naharangan na naman. Ngayon, mga habol na ang Bren. Dalawa ang napatumba. May minion sa paparating sa gitna. Kram dito ang de-defense with a flowing blood. Ventings attempting to defend. Yun naman dito ang magkakosap. Wow. Si Kram ay magpapatumba na naman. Tal TZ. Napakainit ng Bren Esports doon. Wala pang isang segundo kung di na nakita nila yung Wave the Dragon, biglang pumasok agad eh. Kanina si Ogwen Romoronda, ngayon meron na siya nahuli. Teka lang, nasa maling posisyon kayo ng mapa. That was a nice soul charge for him. So Marco naman, napaganda na positioning ni Super Marco with a free hit dito sa kung nasaan si Pew. Nandiyan siya kanina, kaya hindi naman target si SZYZ kasi yung area kung saan namatay si SZYZ is nasa harap niyang smart doon, malapit sa may first tier turret. So ang target niya supposedly was Super Marco na kanina pa talaga magpa-farm. And speaking of kanina pa nagpa-farm, just look at that gold now at 7.5k. Wow. Interestingly enough, usually kasi diba, mas angat talaga yung gold lane mo kaysa sa jungler. So ibig sabihin, mataba din si Kyle TZ. Oo, oh, sobra. 7-8. Lamang pa siya doon sa gold laner niya, di ba? Parang lahat ng kills dito nagpa-pay off. Lahat ng execution ng Bren Esports and sobrang commendable ng ginagawa ni Q. Lagi niya naukuha itong mga Way of the Dragon ni Ben Things and naka-counterplay niya pa. Parang mas nagagamit niya pa ng mas useful kasi nga doon sa double dash nung Valentina. At dito natin makikita ang decisiveness ng Bren Esports. Makita lang nila na nagamit na ang Way of the Dragon, dediretso yung agad nila for a big team fight. At 10 minutes in, sisimulan na nila ang first lord of the game. Mind you, ito ay isang carry composition kung saan napakabilis talaga kumuha ng Lord at hindi na ito i-co-contest ng TNC. Bren Esports, nag-iingay na mga bubuyok. They want this bad. Narangan lang ng checkpoint tapos niruloy na. Kaso nga lang si Owen at Conceal Blade hinabol sa gitna. Ventings is out. Merong Winter Drunchon pero ngayon mapapaback away na yung members ng TNC. And with this Lord, Ventings is out. Mukhang madami-daming tore ang pwede lang i-push dito ngayon. Unaw malala kay Super Marco 301. Nabanggit nyo kanina na signature carry pick to ni Super Marco. Nakita naman natin napakabilis talaga ng damage na nagmumula dito sa carry. Sobrang pulido ng performance dito ni Super Marco kasi ang ganda rin ng setup sa kanya ng Bren kanina, di ba? Yung sinasama na agad siya sa rotation, ngayon free hit na free hit, kaya napakatapang din niya kasi ang kunat na ni Pandora and even Owen. Nakita niya yung damage kanina ng ultimate ni Kram against them. Halos wala. Hindi natin nakikita na gumagalaw yung HP bar nila. So medyo mahirap ngayon ang sitwasyon ng TNC. Sinabi nyo kanina 12 minutes pa. Willing to wait para dito sa Alice. Pero 11 minutes pa lang. At sisimulan na ni Pandora ang team fight. Pumasok si Pandora with a demonic force. Lahat ng nasa backline nila abutan na. Pero ngayon si STZYZ ang mawawala. Tuloy pa rin ang pagdakdak. Pandora! Tanking konti sa kanyang ginawa pero napasobra ata. Ando na siya sa base ng kamila. Pero monster kill, dalawa ang de-defensa. Bren Esports trying to attempt and they want to end this game. They will tie the series. Meron tayong game 3. Unang